Yes, magandang hapon po. So, tinawagan tayo ni Ian at meron daw problema sa dairy shed. Maingay daw. So, tingnan natin. Actually, day off ko po ngayon. Pero dahil may problema doon. So, check natin kung anong pwede nating gawin, ano? Baka magawa natin ng paraan. So, okay. So, malapit lang naman ang bahay ko sa dairy shed. So, kaya anytime basta nandito ako sa bahay, kahit day off ko, tumatakbo tayo para makita natin kung ano nila. Sige. Isang taong tumutulong sa mga kababayan, kanyang mga alam binabahagi sa kabataan na nangangarap din na makaahon sa buhay, makatulong sa mga kapo na walang wala sa buhay. Siya si Kuya Levens. Levens katapang sa kanyang YouTube channel. Anong problema? Tulog niya, para nagwawas. Loud. Gatas ito eh. Ito, hindi po. Ha? Ano yan? Spray? Hindi ito spray yan. Hindi ako, gatas mo yan. Pampo. Ito ay ano yan? Hindi yung tick spray. Tick spray to, pero hangin lang yan. Hangin yan. Hangin ito. Galing dito. Tinutulak niya yan. Ito yung tulak yan. Ano yan? Kung hindi ako nagkakamali. Kasi ito pampito eh. Tutulak niya parang ito, hangin o something galing sa vacuum. Para i-push niya. Ano? Manual mill. Pero hindi na normal yung tunog yan. Hindi na normal yung ha? Yung tunog po ba? Maingat. Ha? Pagkasits ko ho, maingay. Kaya tinawagan mo kasi yung parang. Tingnan natin dito. Ha? Nagpapump siya eh. Natin. Eh ano nyo to? Diretso mo lang. Kasi as long na hindi naman magsha-shutdown yung planta. Kung ano lang. Kasi either hirapan siya mag-pump.
Nawala. Nawala na yung sounds. Hindi ko rin yun eh. Nawala na yung sounds. Ibig sabihin, maaaring ang... Ito din yung plug-offs kanina. Teka, teka. Tiyan mo. Ito naman. Meron pa ba? Wala na. Either pagbukas niya ang natin datwas. Ito may kong ha? Nawala na yung sounds ah. Ito yung plug, yung was kanina. Oh. Kasi konti na lang, magpa-plotting na. Oo. Oh. Pero ituloy lang, huwag lang magpupuno, sabi ko. Kasi angat yung bola, pinalawa na pinama sa akin lang. Maganda naman yung hugas. Kasi talagang magkakaroon yan kasi inaano yan, pero ang malaga hindi babalik, hindi babalik. Kasi pag nag yung nag ano ng sludge na gano'n. Tingnan mo. Yan. Oo. Oo. So tingnan natin. Either ang napindot mo nung nagpindot ka was, kaya ganyan yan. Was na? Doon. Kasi nangyayari yun eh. Tingnan natin. Sige. Tight. Sige, tingnan natin. Sige, sige, dito ako. Titingnan ko rito. Okay. Sige. Tingnan natin kung anong ano. Pinatay natin yung ano eh. So. Nandito po tayo sa ilalim ng headshed. Pinakitinggan ko kung yung sounds niya magbago. Kasi kanina parang nagwawas. So either nagkamali ng nung nagbukas ng planta, mali ang napindot, either was, hindi milk. No? So kasi parang pag binuhay mo rin yung planta, pag binindot mo yung was, mabubuhay din yung ano, planta. Kung di ako nagkakamali. So, yun. Akwari ko, ganun nga nangyari. So, nagkamali siya ng pindot ng pag-turn on ng planta. Sa palagay ko lang. Tingnan ko lang din. Pakinggan ko rin. Dito lang muna ako kung anong hirap ng ikaw ang may responsibilidad sa isang trabaho kasi yung ski day off mo ay talagang matatawagan ka para sabihin yung problema. So kung nandiyan lang ako sa bahay, walang problema, talagang lagi na lang, lagi kong lagi ako pumupunta rito para sort out or ma-identify natin kung ano yung problema. Sige mga patik, ating abangan lang to. Pakinggan natin kung ano yung progress. Kita ko sa inyo yung milk ano cylinder o yung receiving can. So ito po yung receiving can.
yun yung ano ng gatas. Diyan dumadaan yung gatas. Baka po yan, sumasakit sa table. Masakit lumalim na siya. So yun, wala ka na yung sounds. So tama yung ating suspecha. Na either ang pindot ay was during ng pagtsano ng planta. Kaya nagpapala. Na. Wala na. Okay na. So either ang napindot mo was nung pagbukas mo ng planta. Kaya yung milk pump nagpapump kasi akala niya naguhugas siya ng planta. Either ang aksidente napindot mo yun doon iwas. Hindi ko angat to. Hindi, maangat yan. Mabubuhay yan. Parang nangyayari na sa akin yan dito eh. Mali ang pindot ko. Mali pala ako. Emotional damage! So, si AJ po ang... ang nagmi-milk ngayon. Shoutout po sa kapitbahay niya. Pag-uwi na ako. Ayun! Diskrasya ka! Baka kasi alam mo ang ba? May discount. So, ayun mga kapatid. Ayan, si Ian. Ayan, Dave ko. Alastik ng mga to. Dave ko eh. Anyway, natin yung problema. Nakita natin yung problema. So baka nagkamali. So umano naman eh, naging okay naman yung planta. Bumalik na sa dati. Wala na yung sounds. Okay yun. Nandito na lang muna po ang ating video. Bye. Yun. Baka tayo pasan dito ni AJ. Sige po mga kapatid, ingat po tayo lahat. God bless. So ayan mga kapatid, okay na. Ayos na natin yung problema. Pauwi na tayo. Ayan. So isang simple problema na naman ang ating nasolusyonan na sa Dairy Shed, no? So tandaan nyo mga kapatid, pag kayo ay isa sa mga sabi nga ay punong abala, ano man tawag doon, kapag kayo ay isa sa mga sabi nga ay ano man tawag doon sa basta kung kayo yung in charge sa isang ganitong farm, so expect nyo na every time na magkakaroon ng problema. Maliit yan ang maliit na problema o malaki, siguradong tatawagan kayo. So yan eh, sabi nga eh, yan ang inyong responsibilidad, no? Kasi yung inyong mga kasamahan naghahanap yan, sabi nga eh tutulong, kasi sabi yung medyo hindi na nila alam magagawin nila. So talagang tatawagan kayo para sabihin na may problema sa ganito, sa ganito, sa ganito. So, yan. Please, okay na. I-explain ko doon kay AJ na either nagkamali siya ng pindot
doon sa pagpatrano ng planta. At ito ay rush, hindi ang milk. Sa Barreni, rush and milk. Okay, so yan mga kapatid, isang simple pero importante na namang trabaho at responsibilidad ang ma-share ko sa inyo. Muli po, hanggang dito na lang muna ang ating video. Paki-subscribe nyo lang po, Levis Katapang. Paki-like, paki-share, at paki-pindot na rin po ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga da-update na video. God bless po! Ingat po tayong lahat.